daw guys, gusto ko lang i-share nung kwentong to. Ang dungis-dungis ko kasi nung bumasok ako ng computer shop. Yung computer shop na to galing sa isang squatter area lang. And then hindi magawa nila na tanggalin yung password ng ano nung Windows 7. So may paraan akong ano ginawa para matanggal yung password na yon. So bunta na ako sa F8 Save Mode. Then yon, bunta na ako sa control panel yung account. So ni-remove ko lang siya. Tapos nabigla sila, sabi, "Oh, lupit naman nila. Mukhang ano, mukhang pulubi, pero ang galing sa computer kasi nakita kasi nila yung pagpindot ko ng keyboard, tsaka yung ano, yung mabilis. Tapos meron akong USB na flash drive. USB flash drive na pang tanggal talaga ng ano, ng pang remove ng password sa Windows. So, sabi nung ano, nung mga nakapaligid doon. Oh, ang galing pala ni ano ni Kuya. Hanga ako dito, hacker to, sabi ganun. So, nalingkaroon naman ako ng tuwa kasi ang dumi-dumi ko nun eh. Ang pinaghihirapan nila, parang hirap-hirap talaga yung may-ari, natanggalin yung password kasi yung mga naglalaro doon, makukulit. Pakailamero, ganun-ganun, mawala yung ano, yung mga bagay na nandun. And so, yun lang yung kwento ko. And, meron pa akong gusto i-share na kwento na huwag ka dun babase dun sa dumi ng isang tao eh. Nakatingin sila, di ba, yung kalagayan niya sa physical, yung pananamit niya, nahusigaan mo na, hindi mo naman alam kung anong meron siya o anong galing niya. And then, natutunan ko yun, yung pagpakumbaba ka lang, pero ang hirap dalhin kasi minsan, paano mo, ano eh, may paano mo yung ibigin yung tamang paliwanag doon na huwag madadali ka din kasi doon sa isang bagay na pinapagawa sa'yo, tapos yung may-ari, tapos ikaw, di mo nagawa. Talagang nakita ko yun doon sa isang technician din na nawalan siya ng pasensya, yung pagiging mataas ng tolerance niya, hindi niya nagawa. Habang napagsagutan siya doon, buti na lang, isang pulubi yung isang Michael na kagaya ko na nakapagbigay ng konting tulong, then kasi kapwa-tik yun siya ko din yun. And then, hindi ko naman siya totoong kilalang technician. And then, ginawa ko lang yung magagawa ko para makatulong din. Kasi nung una, nag-iipon din ako ng kaalaman. So, yung panood-nood lang, kahit hindi naman sa totoong buhay lang, bago ako natuto, panood-nood lang ako sa mga magagaling na technician eh. Hanggang sa dumami. And then, pag akong tatanungin mo, madama talaga ako magturo. Pag sa mga bawala sa squatter area, ganun, hindi ako natuturo basta-basta. Kasi, yung lahat ng ituturo ko, ano yun eh, para sa akin may halaga, may value, may katumbas na pera. So, yung inakain ko, pag nakapag-trabaho ko, sa bawat trabaho ko, inspirasyon ko yun. Para lang, nung binata pa, inspirasyon ko yun eh. Nagkaroon ako ng anak. E di yung bawat kita ko, inspirasyon ko yun para ipakain ko dun sa anak ko yung kinikita ko na pabili ng yung mga kailangan niya, pagkain, baon, pero susunusuportahan naman ako ng magulang ko, ng nanay ko yung baon ng anak ko. So, yun lang, and thank you for sharing my vlog. Kung hindi mo yung nagustuhan, like or dislike, pabor po sa akin. Pwede ka po mag-comment ng masama, pabor din po sa akin. Pwede ka mag-comment ng mabuti, okay din po sa akin. So, pabor po. Ang hirap po magkaroon ng views, kahit isa lang. Pero meron po ako magkaroon ng views. Then, yun. Kinikwento ko lang kung ano yung experience ko na meron ako. So, yun na. And bye for now. See you the next vlog. So, yung damit na to, nito sa akin. Bigay lang po sa akin. So, nagpapasalamat ako sa maya. Bye!